tanong pa dito, kailangan bang iparehistro ang partnership para maka-acquire ng personality? At ano po ba itong personality na tinatawag sa batas? Kasi ang personality, ibig sabihin doon, ang partnership kasi has a personality separate and distinct from the partners. Mm. Ibig sabihin, ang isang partnership, may right siya na to incur out, may right siya na mag-acquire ng properties. May right siya na umutang. May right siya na mag-file ng action. Ito ibig sabihin ng partnership. It has a separate personality, separate from the partners. Ang tinatawag na kailangan bang iparehistro ang partnership, sabi ko nga dati, ang partnership is a consensual contract. It is already perfected by mere consent of the partners. But may exception dyan, MJ. Yes, tama yan na ang partnership is a consensual contract, but may exception. For example, if you contribute real properties, like for example, mga buildings, mga lupa, kailangan it should be in a public instrument. Kailangan naka-public instrument yan. Kung you, if the contribution involves real properties or immovable properties. And second, if yung puhunan ng partnership is 3,000 pesos or more, it should be in a public instrument and it should be registered with the Securities and Exchange Commission. Bakit kailangan i-register yan? Ang purpose naman for the registration is para maka-acquire ng, maka-apply sila ng business license and to avoid taxation fraud. So, kailangan i-register sa SEC para at least para pwede silang kumuha ng mga lisensya. For example, mga business permits. Tanong ni Angel Makabenta, ano bang ibig sabihin, Kermak, ng public instrument? Public instrument, ibig sabihin doon, kung ang isang dokumento is naka-notarized, it's a public instrument. Mm. So, ano bang epekto pag ang isang dokumento notarized? Ano bang pagkakaiba kung isang dokumento notarized at saka yung isa hindi naman notarized? Pag hindi notarized, ang tawag doon private instrument. Pag notarized, public instrument. Pag public instrument kasi, there is a presumption of its authenticity and due execution. Ibig sabihin, pag presume siya na tama yung nakasulat dyan, presume yan na yung mga dokumento dyan, walang problema, legitimate ang dokumento, authentic ang dokumento. So ikaw ang mag-question, ikaw ang may burden of proof, 2% evidence na peki yung nakasaad dyan sa dokumento na yan, hindi tama yung nakasaad sa dokumento na yan, you have the burden of proof kasi pag ang dokumento is notarized, there's already a presumption of its authenticity and due execution. Thank you, Kuya Mark. Ano po ba ang karapatan ng isang partnership, Kuya Mark? Ang partnership, very basic yan pag ang in a partnership. Mm. Number one, mayroon siyang tinatawag na personality. Personality separate and distinct from the partners. So, kasi may personality siya, pwede siyang mag-acquire ng mga properties. Pwede siyang bumili ng properties kasi it has a personality of its own. So, pwede bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, kasi it can acquire personality separate and distinct from the partners. And second, kasi pwede siyang bumili ng bahay, bumili ng mga sasakyan, pwede din siyang umutang. It can also incur obligations. And pang-apat, very basic sa mga partnership, pwede din sila na magdemanda. They can also bring action. So, yun ang mga right ng isang partnership, separate and distinct from the partners. Ibig sabihin, may sarili siyang personality, may sarili siyang persona, iba sa mga partners. Alright, thank you very much.